What is up yo mga pits? So we are back, but now we are vlog. So ngayon guys, yung vlog natin ngayon is how I compose my song Long Hair Edition. So eto guys, follow nyo itong mga to. Tut tut. Yan, eto. Ito muna. Yan, yan. Follow nyo lang guys. And then eto. Eto na nga. Paano ko nga pag kinocompose ang mga kanta ko? Actually, nakapaglabas na nga ako ng 5 songs. Yung una, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, tama guys. 5 or 6, I don't know. Ang ginagawa ko is, isip muna ako ng topic. Kunwari, gusto kong subukan naman yung sad vibes. Ayun, sad vibes. And then, trip ko na genre is acoustic, ganun. Oh. So, if acoustic naman, so, ayun nga, kunwari lang, no? So, kukuha na ako ng reference ko sa Google, then, babasa ako ng article, babasa ako ng story, kung paano nga ba yung ilalabas ko na story behind my music, behind the music, ganun. So, ayun. So, nakapag-isip ka na ng lyrics mo or story mo doon sa gagawin mong kanta na acoustic nga. So, actually guys, kuha lang kayo ng yung pagbasihan nyo about sa topic, yung sa mga nasa paligid nyo. Nasa paligid nyo lang, halimbawa may malungkot, ganun. Tingnan nyo, may malungkot din, ganun nga, basta, oo. Halimbawa, sinabi niya, nag-tweet siya na ginawa ko naman ang lahat para maging masaya ka. Ayun, dun pa lang, malalaman mo na yung ano mo dun yung flow . So, ganun, tuloy mo lang yun. Then, ginawa ko naman ang lahat para maging masaya, pero ito'y kulang pa, ganun. Actually nga, guys, nga pala, so, sa paggawa ng lyrics, need mo rin ng vibe, ng flow, ng rhyme, ayan, rhyme. Huwag din kakalimutan yung rhyme. And then, susunod, actually, gumagawa din kasi ako ng lyrics ko. Ako lang mag-isa, pero hindi, pero kung sakaling may tanong ako, limbawa, tola, sabi ko. Diba, sabi ko yun, tola ako. May tanong ako, ano yun, sabi. Patulong naman. Gumawa ng lyrics. Ano pwede pang idagdag dito? Tapos papakita ko nun yung lyrics. Then pala guys, nakalimutan ko. Pag gumagawa ka ng lyrics, isipin mo na agad yung tono and then tono kasi pumapasok lang sa isip ko . Pag ano, tataka ko, agad na lang papasok sa isip ko . And then pag ayun nga, napag-tripan ko siyang gawin. Tutuloy-tuloy ko na. Ayun nga, babasa ako ng article, ng isip ako ng vibe, ng flow, ng genre, ng topic, ayun. Then, rhyme din, yung rhyme. Kung may magtanong naman na kung saan ako nagsusulat ng kanta ko, actually hindi sa notebook, sa cellphone lang, dun sa personal lepi messenger ko. Kasi yung iba, diba guys, yung iba, messenger din nila . Actually kung ano, sa messenger doon naka-save yung mga ibang files, 'di ba? Pero yung sa akin hindi. Doon naka-save yung mga lyrics ko. Then sa paggawa na rin ng kanta, sa pag-record, ako na mag-isa kasi maingay dito pag umaga. Then pag gabi, matahimik pag gabi. Yun nga lang, wala akong instrument na gamit and ano, studio, wala kasi akong studio kaya rinig yung ingay. And then kumukuha lang din ako ng instrumental ko sa bandlab ko, doon ako nagmi-mix din ng kanta, plus doon din ako nag effects yun. And then pagkatapos mong gumawa ng lyrics, yung tapos na rin yung tono, tapos na rin yung instrumental, naisip mo na kung ang gusto mong chords, ganun, or note, or key,
yun, okay na, di ba? Then nag-record ka na, ayun, tapos na. So yung paggawa naman ng album art design, ayan. So I don't know, album art design, thumbnail ganun. So gumagawa ng sarili ko yung gumagawa ng ano, ng album art design kasi kaya ko naman din. Ulitin ko muna pala yung ayun, yung import, yung ano nga sa paggawa ko ng lyrics. Una, topic, sunod is vibe, third is flow, then 4 yung pagbabasian mo, 5 is yung tono, 6 yung rhyme, ayan, then instrumental, yung ayun nga, yung genre na sabi ko na kanina, then instrumental, then yun na, recordings, then album, boom. Diba? Tapos, na-share ko lang sa inyo kasi baka may magtanong or syempre para makatulong din naman ako sa inyo. So yeah guys, eto na, tulad nung kahapon din na natapos ko yung isang kanta na madali and lang. So yeah guys, tapos na ang ating vlog. Eto na, totoo na to. Peace out guys, subscribe.